Lana Ramirez point of view. Nanghihina ang buong katawan ko at lumuluha ang mga mata ko habang nakatayo sa likod ng isang puno at malungkot na pinanonood ang paglibing sa kabaong kung nasaan ang katawan ni Rico. Rico, bakit? Umiiyak na bulong ko pa. Ako si Lana Ramirez, 28 years old na at nagtatrabaho bilang isang service crew sa isang fast food chain. Matagal ko nang kilala ang magkapatid na sina Rico at Nico Santiago. Mahigit 3 taon na noong maging kami ni Rico at naging maayos naman ang relasyon namin sa mga nakalipas na taon. Pero mahigit 2 buwan pa lang nakakalipas nang malaman ko na niloloko pala niya ako. Nahuli ko siya sa akto sa apartment namin na may kasiping na ibang babae. Ang akala niya siguro ay hindi ako uuwi ng gabing yun dahil sinabi ko na bala kong magpalipas ng gabi sa bahay nila nanay. Paulit-ulit siyang humingi ng sorry at 2 pagkakataon pero hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko siya pinagbigyan. Parang kailan lang ay paulit-ulit pa siyang tumatawag sa akin o kung minsan ay pupuntahan ako sa bahay. Sino nga bang mag-aakala na ganito ang mangyayari? Nagulat ako nang mabalitaan na nagkaroon siya ng cardiac arrest at agad na nawala. Kung alam ko lang sana ay nakinig ako sa paliwanag niya. Masyado akong nagpabulag sa labis na sakit at hindi ko na nagawang makita pang nararamdaman niya. Hindi ka makalapit kasi alam mo kasalanan mo. Nagulat ako at agad na napabalik sa realidad nang marinig ang boses ni Nico. Ang kuya at nag-iisang pamilya ni Rico. Ang kapal ng mukha mo na magpunta pa rito. Samantalang kasalanan mo naman ang nangyari. Mahina at may halong galit na dagdag pa niya. I'm so sorry. Umiiyak pa rin at naghahabol ang hininga na wika ko. Pansin ko na isa-isa na rin nagsisialisa ng mga kaibigan na dumalo sa libing ni Rico. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Malakas na sigaw niya habang lumuluha rin ang kanyang mga mata. Kaya may ilan ang napalingon sa gawin namin. Maibabalik ba ng lintik na sorry na yan ang kapatid ko? Hindi naman, di ba? Puno ng hinanakit na dagdag pa niya. He's my only family. Lana. He's also my best friend pero dahil sa'yo nawala siya. Sigaw pa niya. Napayoko naman ako habang patuloy sa pag-agos sa mga luha mula sa aking mga mata. Tama naman kasi siya. Alam ko na kahit ilang milyong sorry pang sabihin ko ay hindi na maibabalik pang nawalang buhay ni Rico. Alam ko rin na may kasalanan ako sa nangyari. Pero kailangan ba na ako ang umako ng lahat? Nasaktan din naman ako nung nalaman ko na niloloko niya ako. Kahit pa mahigit 3 taon na ang relasyon namin. Naiintindihan ko na galit ka pero nasasaktan din naman ako. Umiiyak na sagot ko. Ang daming sana ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Sana pinakinggan ko siya. Sana isinantabi ko na lang ang sakit na nararamdaman ko. Sana binigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. E di sana nandito pa siya at kasama namin. Wala kang karapatang sabihin sa akin na nasasaktan ka, Lana. You basically killed him. Madiin at puno ng galit na wika niya. Murder has been committed for less. And if I'm going to kill you right now, it is only justified. Galit na dagdag pa niya. Nakita ko rin kung paano kumuyo ang mga kamao niya nang sabihin yon. Hindi ko man lang magawang ipagtanggol ang sarili ko sa mga paratang niya. Kasi kahit na saang anggulo tignan, alam ko na may punto siya. 3 taon, Lana. Naging kayo ng mahigit 3 taon, di ba? Paano mo nagawang bitawan na lang siya basta-basta? Ha? Bakit? Nakahanap ka na ng ipapalit sa kanya? Galit na wika pa niya. May ilang nagulungan dahil sa narinig. Malamang ay hiniisip nila agad na masama akong babae. Hindi. Hindi ganun ang nangyari. Mahina at nanghihinang sagot ko. Ah, naalala ko na. Anya. Tapos ay sarkastiko pang tumawa. Hindi ba ilang beses mo nang sinasabi sa amin ha? Gusto mong umangat sa buhay? Ano? Nakahanap ka ba ng mas mayaman sa kanya? Mas gwapo? Maanghang na saad pa niya. Binigay ni Rico sa iyong lahat. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit. Kung bakit nagawa mo pa siyang iwan. Sigaw na naman niya sa akin. Niloko niya ako, Nico. Niloko ko ng kapatid mo. Nahuli ko siya na may kasiping na ibang babae.
Gusto kong isigaw sa kanya yun pero hindi ko magawa. Kahit pa sobra akong nasasaktan ngayon sa mga natatanggap na salita ay hindi ko man lang magawang ipagtanggol ang sarili ko at sirain si Rico sa mata ng ibang tao. Hindi mo deserve ang pagmamahal sa'yo ng kapatid ko, Lana. Ni hindi mo deserve na mahalin pa ng ibang tao. You're nothing but a gold digger. At sisiguraduhin ko na magbabayad ka. Habang nabubuhay ako, ay paulit-ulit kong ipaaalala sa iyong pagbatay mo sa kapatid ko. Hanggang sa ikaw na mismong makiusap kay kamatayan na sunduin ka na niya. Mahina pero madiing pagbabanta niya bago tumalikod at nagsimulang maglakad palayo sa akin. Wala naman akong nagawa kung hindi ang humagulgol dala ng labis na sakit na nararamdaman habang nakaupo pa rin sa madamong lapag. Ang daya mo, Rico. Palagi mo na lang akong sinasaktan. Mahinang bulong ko habang umiiyak. Ang kapal ng mukha mo nasisihin ng kapatid ko. Mahiya ka naman sa sarili mo. Lahat ng sakit at konsensyang nararamdaman mo ngayon, ikaw rin ang may kasalanan. Ani ni ko na narinig pa lang sinabi ko. Muli na lang akong napayoko at tahimik na umiyak. Hindi ko na pinansin ang tingin sa akin ng ibang mga tao na nakakita ng nangyari. Basta wala akong ibang gustong gawin kung hindi ang umiyak lang. Okay ka lang? Napalingon ako sa kaibigan kong si Leslie nang itanong niya yon. Kasulukuyan kasi akong nasa balkonahin ng building na inuupahan namin dito sa Dubai at nakatingin sa maliwanag na ilaw ng iba pang mga gusali. Oo naman, bakit naman hindi? Sagot at tanong ko pabalik, tapos ay pilit pang umiti. Mahigit 6 na buwan na mula nang nahuli ko si Rico na may kasiping na ibang babae sa apartment namin. Mahigit 4 na buwan na mula nang mawala siya at sisihin ako ng kuya niya na si Nico. Sa totoo lang ay parang nawalan na ako ng ganang mabuhay dahil sa mga pangyayari. Pero alam ko naman na kahit papaano ay kailangan kong magpatuloy sa buhay kasi may pamilya ako sa Pinas na umaasa sa akin. Girl, sa lahat ng okay, ikaw ang pinakamalungkot. Anya, tapos ay napabuntong hininga pa. Iniisip mo na naman ba ang mga nangyari? Lana, hindi mo naman kasalanan na nawala si Rico, okay? Niloko ka niya. At natural lang na masaktan ka at makipaghiwalay sa kanya. Kaya huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinabi ni Nico na yun sa'yo. Mahabang saad pa niya. Best friend ko si Leslie mula nung college pa kami. At alam niya ang lahat sa akin. Kaya naman ang makita nila na halos parang wala na ako lagi sa sarili. Dahil sa mga nangyari ay nagpasya siyang isama ako rito sa Dubai. At ipasok sa restaurant na pagmamayari ng boyfriend niya. Pumayag naman ako. Umaasa kasi ako na sa paglayo ko ay unti-unting magiging maayos ang lahat. Pero may punto naman siya eh. May mabigat din siyang rason kung bakit niya nasabi yon. Mahina at may halong lungkot na sagot ko. Kung sakaling pinakinggan ko ang mga rason ni Rico noon at kung sanang binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon, baka sakaling kasama pa namin siya ngayon. Dagdag ko pa. Hindi mo naman alam na mangyayari ang hindi dapat na nangyari. At saka hindi mo rin kasalanan na hindi mo binalikan ng taong nanloko sa'yo. Sorry kay Rico kung naririnig niya to. Kung nasan man siya ngayon pero girl, nasaktan ka niya. At valid ang sakit na nararamdaman mo. 3 taon kayo pero nagawa pa niyang makipagtsuktsakan sa iba? Eh ang kaso, sobra namang nagpa-depress sa paghihiwalay niyong lolo mo. Gagawa-gawa ng kalokohan, hindi naman pala kayang consequences. Mahabang paliwanag niya. Naiintindihan ko naman ang gustong tumbukin ni Leslie. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Kahit pa ilang buwan na rin ang lumipas. May mga pagkakataon pa rin na madalas natutulala ako at naiiyak na lang. Minsan naman bago matulog, kapag pinipikit ko ang mga mata ko ay muling babalik sa likod ng alaala ko ang mga masasakit na salitang binitawan ni Nico sa akin. Kamusta na kaya si Nico? Okay na kaya siya oh? Umiiyak at nalulungkot pa rin siya kapag naaalala niyang kapatid niya. Napatawad na kaya niya ako? May halong lungkot na tanong ko kay Leslie, kaya napangiwi siya. Ikaw ang nasaktan at patuloy na nasasaktan, pero iba pa rin tao ang iniisip mo? Patayuan na kaya kita ng rebulto sa luneta? Yung katabi mismo ni Rizal? Anya't napapailing pa. O siya, gumaya ka na at may trabaho ka pa. Panggabi ka ngayon, di ba? Anya kaya ngumiti na lang ako at marahang tumango. Gumayak naman ako gaya ng sinabi niya. Tapos ay kumain muna kami ng dinner ng sabay at nagpasya na akong magpunta sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho. Magdadalawang buwan pa lang ako rito.
Maayos naman ang trabaho at ang sahod. At kahit na papaano, sa tuwing nagtatrabaho ako ay nawawala kahit na panandalian lang sa akin ang mga masasakit na nangyari. Lana, can you assist the person in VIP room number 3? Tanong sa akin ni Tom, ang boyfriend ni Leslie. Isa siyang kalahating Amerikano at kalahating Arabo. Mabait naman si Tom at laging nakangiti. Sure. Nakangiting sagot ko naman. Tapos ay naglakad na papunta sa VIP room na sinabi niya. Gulat na gulat ako pagkapasok ko sa VIP room kasi agad kong nakita ang seryosong mukha ni Nico. Hawak niya ang isang wine glass tapos ay nagtaas pa siya ng isang kilay sa akin bago mayabang nang umisi. Sa tingin mo ba matatakasan mo ko? May halong panunuya na tanong niya kaya napalunok ako ng laway. Hindi ba't sinabi ko na pagbabayarin kita, Lana? Tanong pa niya at mayabang ulit nang umisi. Ano pong magagawa ko para sa inyo, sir? Mahina at kinakabahang tanong ko. Ni hindi ako makatingin ng diretso sa kanya, kaya bahagyan na lang akong yumuko at tumingin sa baba. Can you die for me then? Do it for me, Lana. Because that's what you deserve. Maanghang na sagot niya kaya napasinghap ako. Nagulat pa ako nang ibato niya sa harap ko ang hawak niyang wine glass. Hindi naman niya pinatama sa akin yun pero nabasag kasi at nagkalat pa ang laman ng red wine noon sa lapag na labis kong ikinagulat. Clean that mess, Lana. Gusto kong makita na nakaluhod ka habang hihirapan. Walang emosyon na dagdag pa niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko pero pinigilan kong sarili ko na wag yung tumulo. Tinatagan ko ang loob ko tapos ay pilit na ngumiti bago nagpa siya nalinisin ng kalat na siyang may gawa. Labis pala talaga ang galit niya sa akin na nagawa pa niya akong sundan dito sa Dubai para lang pahirapan. Nang matapos ako sa paglilinis ay muli akong humarap sa kanya. May kailangan pa po ba kayo, sir? Mahinahong tanong ko. Nakaramdam naman ako ng kaba nang tumayo na siya mula sa pagkakaupo. Tapos ay marahan pang naglakad papalapit sa akin. Habang ang mamatay, hindi ako nilulubayan ng tingin. Brace yourself, Lana. Ito pa lang ang simula. I'll make your life a living hell. Sisiguraduhin ko na mararanasan mong sakit na mawala ng nag-iisang kapamilya. Sisiguraduhin ko na masasaktan ka ng tagus sa puso't kaluluwa. Yung ikaw na mismong hihiling sa langit na. Sana, hindi ka na nabuhay pa. Mahina pero madiin na bulong niya. Pagkatapos niyang sabihin yun ay naglakad na siyang palabas ng VIP room. Nang wala na siya ay halos matumba na ako dala ng panginginig ng mga tuhod ko. Agad ding tumulo ang mga luha na kanina ko pang pinipigilan. Pero agad ko ring pinawi ang luha nang maalala na nasa trabaho nga pala ko. Gustong gusto ko nang umuwi na lang ngayon sa apartment at magpahinga. Pero hindi ko ginawa. Kahit na sobra na akong nangihina dahil sa engkwentro ko kay Nico ay nagpatuloy pa rin ako hanggang sa matapos ang shift ko. Lana, I'll drive you home. Leslie sent me a message saying that she cooked us breakfast. Sabi ni Tom nang alas 5 na ng umaga at tapos na ang shift ko. Dumating na rin kasi yung mga papalit sa amin. Oo, 24 hours kasi ang resto bar na pagmamayari ni Tom. At gaya ng napag-usapan ay sabay kaming uuwi sa apartment. Nang maiparada nga niyang sasakyan niya sa parking lot ay agad kaming bumaba sa kotse niya. Kinakabahan na naman ako nang habang naglalakad papunta sa elevator ay nakita kong bumaba mula sa isang sasakyan, si Nico. Habang matalimang tingin sa akin. Tom, you can go first. Sabi ko pagkabukas ng elevator. Hindi naman na siya nagtanong kung bakit. Ngumiti lang siya at tumango. Nang makasakay na siya sa elevator at nagsara ito ay muli kong hinarap si Nico. At kahit pa kinakabahan ay naglakad ako palapit sa kanya. Ano na naman ba, Nico? Mahina at nanlulumong tanong ko. Siya bang ipinalit mo sa kapatid ko? Mahina at may halong galit na tanong niya. Iba ka talaga, Lana. Habang ako hindi pa rin natatanggap ang pagkawala ni Rico, ikaw, lumalandi ka na agad sa iba. Anya kaya mariin akong napapikit. Kaibigan ko lang si Tom, okay? Boyfriend siya ni Leslie na best friend ko. Sinabay niya ako sa pag-uwi kasi pupuntahan niya si Leslie. Hindi na ako magtataka kung aagawin mo siya sa sinasabi mong best friend mo. Ganun ka naman, di ba? Malandi at manggagamit. Hindi na niya nagawang ituloy ang sasabihin niya kasi malakas ko siyang sinampal. Alam ko na galit ka, Nico. Pero huwag kang magsasalita na para bang kilala mo ko.
At alam mo mga pinagdadaanan ko. Kasi sa totoo lang, wala kang alam. Pigil ang galit na wika ko. Sobrang taas ng tingin mo sa kapatid mo na sa akin mo sinisisi ang lahat. Kung nandito lang si Rico, hindi siya matutuwa sa mga ginagawa mo. Dagdag ko pa. Kaya nagtiim ang mga bagang niya dala ng galit na nararamdaman. Kung nandito pa si Rico, hindi sana mangyayari to. Eh ang kaso, wala na siya. At kasalanan mo. Madiing sagot naman niya. Nico, hindi mo alam ang ginawa sa akin ng kapatid mo bago kami naghiwalay. Desperadang saad ko, tapos ay peke pang tumawa. Pero wala rin naman akong balak na sabihin sa'yo eh. Sobra kong minahal si Rico na kahit pa ako lang nasasaktan at tumatanggap ng lahat ng paninisi ay ayos lang. Basta hindi siya masira sa'yo at sa ibang tao. Kaya pakiusap lang, Nico. Tigilan mo na ako. Nagmamakaawa ko. Nakita ko kung paano siya natigilan sa sinabi ko na parabang napaisip. Pero sa huli ay mabilis siyang umiling. Hindi ako maniniwala sa mga kasinungalingan mo, Lana. Kahit na anong sabihin mo, hinding-hindi ako maniniwala sa'yo. Walang ibang ginawa si Rico kung hindi ang mahalin ka. Ibinigay niya sa'yong lahat. Mas marami pang ang oras na magkasama kayo kaysa sa akin na kapamilya niya. Pero hinayaan ko siya. Kasi alam ko na dun siya masaya. Kahit pa hindi niya ako matulungan sa kumpanya naming dalawa. Pero iniwan mo pa rin siya, Lana. Mahabang saad niya. Sige nga. Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit mo siya hiniwalayan. Hamon pa niya sa akin. Wala akong panahon na magpaliwanag pa sa'yo, Nico. Kung may natutunan man kasi ako sa mga nangyari ngayon, yun ay ang taong saradong isip ay hindi makakarinig ng kahit na anong paliwanag. Kaya bahala ka na kung mag-isip ka ng kung ano. Kung sa tingin mo masama akong tao, sige okay lang. Kung masaya ka sa pagpapahirap at pangmamata mo sa akin, gawin mo. Bahala ka na. Pagkatapos kong sabihin yun ay tinalikuran ko na siya at naglakad na ako papunta sa elevator. Nang makarating naman sa apartment namin ay naabutan ko sina Leslie at Tom na nasa hapag na. Sinabi ko na lang na busog ako tapos ay dumiretso na ako sa kwarto ko. Doon ay mag-isa at tahimik na naman akong umiyak dala ng sakit hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nang mga sumunod na araw ay lagi pa rin nasa resto bar si Nico. Parang alam na alam niya lagi ang schedule ko eh. Sa tuwing pang umaga kasi ako ay madalas din siyang tumatambay doon. Kapag pang gabi naman ay ganun din ang ginagawa niya. I think that guy likes you. Nakangising wika pa ni Tom nang minsang mapansin si Nico na titig na titig sa akin habang nagtatrabaho ako. He keeps on coming back here. Why don't you try to talk to him? He seems like a nice guy. Dagdag pa niya kaya napangiwi ako. He's a friend that I met back in the Philippines. Tanging sagot ko na lang kaya napatango siya. Kahit pa naman kasi magaspa ang ugali ni Nico at kahit pa hindi magandang trato niya sa akin ay hindi ko naman gusto na pangit ang isipin sa kanya ng iba. Baka akalain pa nila stalker ko siya kahit hindi naman. Oh, okay. Maybe that's the reason why he's always here. Wika na lang ni Tom at naglakad na papunta sa opisina niya. Ako naman ay napabuntong hininga na lang. Saglit pa akong napalingon kay Nico at tinaasan lang niya ako ng isang kilay. Pinilit ko naman ang sarili ko na hindi magpa-apekto sa presensya niya. Kahit pa sobra akong nababother sa araw-araw at gabi-gabi ko na lang siyang nakikita. Pagkatapos ng shift ko ay nagpasya ako na sa likod ng restaurant dumaan para lang hindi niya ako makita pa. Pero nakakagulat lang na makita siyang nakasandal sa isang poste at nakatingin sa akin. Hindi ka pa ba tapos sa pangmamata at paninisi mo sa akin, Nico? Kasi alam mo, sa totoo lang, ang weird na lagi kang nakasunod sa akin. Hindi ka ba napapagod? Tanong ko agad. Hindi ako mapapagod na nakikita kang nahihirapan at nasasaktan, Lana. At susundan kita kahit saan ka magpunta para paulit-ulit na ipaalala sa iyong kasalanang ginawa mo. Walang emosyong sagot naman niya. Napailing na lang ako at hindi na sumagot. Nagsimula na akong maglakad palayo. Habang naglalakad ay bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Nitong mga nakarang araw kasi ay hirap ako na makatulog. Wala naman akong insomnia pero nahihirapan kasi talaga ako madalas sa pagtulog lalo na kapag naaalala ko ang mga nangyari.
Kung makakatulog man ako ay mahaba ng 2 oras at putol-putol pa. Tapos ay 9 hours naman ako sa trabaho. Huminto muna ako sa paglalakad, tapos ay huminga ng malalim. Nung akala ko okay na ako ay naglakad na ako ulit, pero muli na naman akong nakadama ng kakaibang hilo. Tapos ay parang umikot ang paningin ko at nagdilim na ang lahat. Nagising naman ako nang bumungad sa akin ng kulay puting kisame. Nang igala ko ang mga mata ko sa paligid ay agad kong nakita si Leslie na nakaupo sa sofa at katabi pa niya si Tom. Leslie! Mababa ang boses na tawag ko sa kanya. Gulat siyang napalingon sa akin tapos ay nagmamadaling tumayo para lapitan ako. Halata sa kanya ang labis na pag-aalala. Girl, okay ka lang? May masakit ba? Gutom ka ba? May gusto kang kainin? Sunod-sunod na tanong niya kaya napangiti ako. Kahit na kailan talaga'y sobrang maalaga at thoughtful nito. Okay lang ako. Sagot ko habang pilit na inaalala ang mga nangyari bago ako nawala ng malay. Teka, si Nico bang nagdala sa akin sa ospital? Pasensya na kung pinag-alala ko kayo ah. Sino bang nagdala sa akin dito? Dagdag ko pa. Hindi raw nagpakilala eh, pero gwapong lalaki daw. Anya tapos ay napabuntong hininga pa. Napatango naman ako ng mapagtantong si Nico nga. Bakit ba hindi ka nagsasabi na hindi pala magandang pakiramdam mo? Tanong pa niya. Okay naman ako kanina pero pagkatapos ng shift ko, bigla akong nahilo. Sagot ko kaya tumango siya. Stress at overfatigue daw ang dahilan sabi ng doktor. Kailangan mo lang naman daw magpahinga. Wika niya. Kaya ako naman ang napatango. Hindi pa rin maalis sa isip ko ang ideya na si Nico ang nagdala sa akin dito sa ospital. Bakit? I mean, hindi ba dapat masaya at natutuwa siya na makita akong nahihirapan? Ang ideya na kahit papaano ay nag-aalala siya sa akin ay nagpapasakit na naman ang ulo ko. Hindi ko talaga mahanap ang rason kung bakit dinala niya ako rito. Pero alam ko na kailangan ko pa rin magpasalamat sa kanya. Hapon nang makauwi kami sa apartment, sinamahan naman ako ni Leslie hanggang sa makarating ako sa kwarto ko kahit papilit kong sinasabi sa kanya na okay lang ako. Feeling ko, si Nico ang nagdala sa akin sa ospital bakla. Wika ko, kaya natigilan si Leslie. Nico? Nico Santiago? Teka, nandito siya? Gulat na tanong niya. Pilit naman akong ngumiti bago marahang tumango. Ginugulo ka na naman ba ng hayop na yan, Lana? Ba't hindi mo agad sinabi sa akin? May halong inis na dagdag pa niya. Hindi sa ganun bakla. Aksidente lang kaming nagkita bago ako mawala ng malay. Pagsisinungaling ko, mukhang hindi siya kumbinsido pero napabuntong hininga na lang siya at tumango. Kapag may ginawa siya na hindi maganda o may mga masasakit na salitang sinabi na naman siya sa'yo, sabihan mo ako agad. Anya, kaya tumango na lang ako. Pagkatapos nun ay iniwan na ako ni Leslie, kaya nakapagpahinga na ako. Medyo naging magaan pa ang mga sumunod na araw, lalo na't nasa apartment lang ako. Hinayaan kasi ako ni Tom na magpahinga muna ng 3 araw para makabawi raw ako ng lakas. Kaya naman nang pumasok na ako ulit ay parang ang gaan-gaan ng lahat. Nang patapos na ang shift ko ay saka naman dumating si Nico. Ang akala ko ay wala na siya o umuwi na sa Pilipinas. Pero nandito pa rin pala siya. Itinaas niya ang isang kamay niya pagkaupo niya. Iginala ko naman ang mata ko sa paligid at ako lang ang available kaya ako na ang lumapit sa kanya. May I take your order, sir? Mababa ang boses na saad ko. 2 orders of T-bone steak, please. Medium rare ang akin. Hindi lang ako sigurado kung anong luto ng steak ang gusto mo. Anya, kaya agad akong natigilan at napatingin sa kanya. Tapos na ang shift mo in 5 minutes, right? Sabayan mo ako sa dinner. I just want to talk to you. Dagdag pa niya. Nalilito ako kung bakit mababa at magaan ang boses niya ngayon. Pero ganun pa man ay, pilit na lang akong tumango. Kailangan ko rin namang magpasalamat sa kanya kasi sigurado ako na siyang nagdala sa akin sa ospital. Agad kong pinasa sa kusina ang order niya. Tapos ay dumiretso na ako sa locker ko para makapagpalit ng damit. Nang matapos ay, pinuntahan ko na siya sa mesa niya. Kamusta ng pakiramdam mo? Mababa pa rin ang boses na tanong niya pagkaupo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kinikilabutan ako na ganito siya ngayon. Pakiramdam ko kasi may mali. Pero ganun pa man ay, pilit na lang akong ngumiti at tumango. Maayos na,
Sagot ko. Ikaw ang nagdala sa akin sa ospital nung araw na yun, di ba? Tanong ko pa. Siya naman ngayon ang tumango. Salamat. Mahina pero puno ng sinseridad na wika ko. I'm sorry. Anya na siyang labis kong ikinagulat. Ha? Nalilitong tanong ko pa. I've been very hard on you. Masyado akong nagpabulag sa sakit at galit na nararamdaman ko. At hindi ko nagawang makita pa na nasasaktan ka rin pala. When you lost consciousness that day, I saw how things were slowly taking its toll on you. It's like a wake-up call to me. Tama ka. Kung nandito pa si Rico, ay hindi niya magugustuhan na hindi maganda at magaspang ang pakikitungo ko sa'yo. Mababa ang boses na wika niya. Napalunok naman ako ng laway dahil sa narinig. Hindi ko talaga inakala na maririnig ko ang mga salitang ito galing sa kanya. Sorry din sa lahat. Mahina at halos pabulong nasagot ko. You don't have to say sorry, Lana. Narealize ko na wala ka namang kasalanan sa nangyari. Sana maging okay pa tayo. Sana maging magkaibigan ulit tayo gaya ng dati. Gaya nung nandito pa si Rico. Alam ko na yun ang gusto niyang mangyari kung nasan man siya ngayon. Mahabang wika niya ulit. May namuong luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Pero mabilis naman akong tumango. Sobrang saya ko na wala akong ibang nagawa kung hindi ang maluha na dala ng labis na tuwang nararamdaman. Nitong mga nakaraang buwan ay lagi kong sinisisi ang sarili ko. Hindi ko yun ipagkakaila. Pero ang marinig ang mga salitang to mula kay Nico ngayon ay sobrang gaan sa pakiramdam ko. Siguro ay ang pagpapatawad lang din niya ang hinihintay ko para makapagsimulang ulit. Para mapakawalan ko na ang lahat ng sakit at pagsisisi. Nico, sa totoo lang, may nangyari kasi kaya kami naghiwalay ni Rico noon. Paninimula ko. Ngumiti naman siya bago tumango. Pwede bang huwag na muna nating pag-usapan? I want to make it up to you. Alam ko na nasaktan ka rin sa pagkawala niya. Tapos ay dinagdagan ko pang sakit at paghihirap na nararamdaman mo. Alam ko na mahirap pero gusto ko sana na magsimula tayo ulit bilang magkaibigan. Paliwanag niya. At saka punasan mo na mga luha mo, Lana. Pinagtitinginan nila tayo. Baka isipin nila pinapaiyak kita. May halong pagbibiro na dagdag pa niya. Kaya mahina akong natawa at tumango. Pinunasan ko naman ang mga luha sa mga mata ko. Tapos ay ngumiti pa sa kanya. Salamat, Nico. Maraming salamat. Wika ko. Pagkatapos nun ay dumating na ang order niyang steak. Medyo nagtaka nga ako kasi si Tumpang nagdala nun sa table namin. Is this man making you cry? Nakakunot ang noong tanong niya. No, Tom. I told you he's a friend. I'm just really happy that he's here. Pagdadahilan ko naman. Nakita ko kung paano tumango si Tom at ngumiti pa kay Nico bago naglahad ng kamay. I'm Tom. Pagpapakilala niya. I'm Lassie's boyfriend and Lana's friend. Dagdag pa niya. Nakangiti namang tinanggap ni Nico ang kamay ni Tom. I'm pleased to meet you, Anya. The pleasure's mine. Sagot naman ni Tom. I'll leave you two alone. It seems like you both wanted to have some time alone together. Makahulog ang dagdag pa niya. Kaya medyo napangiwi ako. Si Nico naman ay mahinang natawa at tumango. I appreciate that, brother. Thanks, Anya. Naglakad naman si Tom paalis. Pagkatapos noon, muli kong nilingon si Nico na ngayon ay nakatingin na ulit sa akin habang nakangiti. Akala ata nito may something sa atin. Kapag ganun ang iniisip nila, itama na natin agad. Mahirap nang isipin ng iba na, alam mo na, mahinang wika ko. Bago hinawakan ng tinidor. Okay lang, Lana. Hayaan mo silang mag-isip ng kung ano. After all, parehas naman tayong single. Anya, at ngumiti na naman. Iyong ngiti na litaw na litaw ang mapuputi niyang mga ngipin. Hindi ko maintindihan kung bakit medyo lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil doon. Pero iwinaksi ko na lang yun sa isip ko. Iniisip ko na lang na baka kaya ganito ang nararamdaman ko. Kasi sa wakas ay okay na kami. Gano'n mo nga pala katagal balak na magstay dito? Sino nagbabantay ng Santiago Hardware? Tanong ko habang kumakain kami. I'll be here for 60 days. As per Santiago Hardware, iniwan ko na muna sa sekretarya ko. I can always work here as long as I have my laptop with me. Paliwanag niya pa, kaya muli akong tumango. Nagpatuloy naman na kami sa pagkain pagkatapos noon. Wala nang nagsalita sa amin,
Pero minsan ay napapatingin kami sa isa't isa at napapangiti na lang. Sobrang gaan talaga ng loob ko. Parang wala nang paglalagyan ng tuwa na nararamdaman ko. Nang matapos kumain ay nagpasya siya na ihatid ako. Saka ko nalaman na sa kaparehong building pala namin siya kumuha ng apartment niya. Are you okay? Tanong niya nang makarating na kami sa building at makasakay sa elevator. Oo, mahinang sagot ko. Ilang sandali pa'y nagbukas ng elevator at sabay kaming naglakad palabas nun. Nico, maraming salamat talaga ha. Hindi mo alam kung paano mo ako napasaya. Wika ko nang nasa harap na ako ng pinto ng apartment namin ni Leslie. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo kasi ang bilis mo akong napatawad. Kahit pa sobrang sakit ng mga salitang binitawan ko. Sorry ulit Lana. At thank you rin, Anya. Wala na sa akin na mga yun. Alam ko naman na nasabi mo lang yun dala ng bugso ng damdamin. Tao lang naman tayo. Madalas talaga kapag galit at nasasaktan tayo ay nakakapagsabi tayo ng mga salita na hindi naman natin gusto. Pero ang mahalaga, natuto tayo sa mga pagkakamali natin. Mahabang saad ko na siyang nagpangiti sa kanya. You're very beautiful, inside and out Lana. Swerte si Rico sa'yo. Kahit na maaga siyang nawala sa atin, alam ko na noong buhay pa siya ay sobra mo siyang napasaya. At gusto ko rin magpasalamat sa'yo dahil doon. Puno ng sinseridad na saad niya. Saglit kaming nagkatitigan matapos niyang sabihin yon. Napalunok na naman ako ng laway nang makita na bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Akmang magpapaalam na sana ako para hindi na mas lumala pa ang kung anong kiliti na nararamdaman ko. Pero nagulat ako nang higitin niya ako sa bewang gamit ang maskuladong braso niya. Sa isang iglap ay inangkina niya ang mga labi ko. Para akong naging tuod sa kinatatayon ko na hindi makagalaw. Naramdaman ko pa na mas lumalim ang halik at hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong tinugon yon. Anong nangyayari dito? Pareho kaming nagulat nang biglang magbukas ang pinto ng apartment namin ni Leslie at lumabas sa pinto ang kaibigan ko. Halata rin ang gulat dahil sa nakita niya. Kung hindi nga lang siya ng istorbo ay baka hindi pa kami kumalas ni Nico sa halikang yon. Sorry, papasok na kami. Saad ko tapos ay mabilis ko nang itinulak papasok sa apartment si Leslie at isinara ang pinto. Gaga ka? Akala ko ba magkagalit kayo ng tao? Ano yun? At para kayong mga kuhol kanina, ha? Magpaliwanag ka nga sa aking lukaret ka? Ani Leslie na hinila pa ako papunta sa sala. Tapos ay marahan pa niya akong itinulak, paupo sa sofa. Hinalikan niya ako, okay? Siya ang nanghalik. Nagulat na nga lang ako kasi biglaan. Hindi ko rin alam kung bakit niya ginawa yun. Paliwanag ko naman kaya na pangiwi siya. Siya ang nanghalik, pero sinipsip mo rin naman ang dila niya. Nakita ko kaya, napakapit ka pa. Giit niya kaya agad akong pinamulahan ng muka. Teka nga, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko ha? Ano't mukhang okay na okay kayo ng lalaking yun? Tanong ulit niya. Siyang nagdala sa akin sa ospital nung mawalan ako ng malay. Tapos kanina, hinintay niyang matapos ang shift ko at nag-dinner kami sa restaurant ni Tom. Nag-usap lang kami at nanghingi siya ng sorry sa paninisi niya sa akin at sa mga salitang binitawan niya. Ako rin ay nagulat pero magaan sa pakiramdam ang naging pag-uusap namin. Mababa ang boses na paliwanag ko. Ada? Kanina lang kayo naging okay tapos nagsisipsipan na kayo agad ng dila? Hindi makapaniwalang tanong niya, kaya muli akong napangiwi. Nakakadiri naman yung mga choices of words mo, Leslie. Saad ko, at umakto na kinikilabutan kunwari. At bakit? Yun naman talagang ginawa niyo ah. Anya. Oo na, wag mo nang ulit-ulitin, okay? Giit ko naman at napailing pa. Nag-uusap pa rin kami nang marinig na may kumakatok sa pinto. Sabay kaming napalingon ni Leslie doon. Tapos ay nagkatinginan pa kami. Tinaasan lang niya ako ng isang kilay bago nakakalokong gumisi. Feeling ko siya yan. Ako ang magbubukas, dito ka lang at kakausapin ko siya. Anya. Pipigilan ko pa sana siya pero hindi ko na nagawa. Naglakad na kasi siya papunta sa pinto at binuksan yon. Tama nga siya. Mula kasi sa sala ay nakita ko agad si Nico pagkabukas ni Leslie ng pinto. Itinulak naman ni Leslie palabas si Nico at isinara niya ang pinto kaya napangiwi na lang ako. Dumiretso na ako sa kwarto ko pagkatapos. Nagpasya ako na maghilamos na at magpalit ng pambahay na damit.
Nang matapos ay hihiga na sana ako sa kama, pero pumasok si Leslie sa kwarto ko. Okay na, puntahan mo siya sa rooftop ng building, hihintayin ka niya ron, ani Leslie at ngumiti pa sa akin. Mukhang tinamaan ng isang yun sa'yo bakla ah, ginalingan mo ata masyado sa pagsupsup. Mahalay na dagdag pa niya, kaya napangiwi na naman ako. Nakakadiri ka talaga, mga pinipili mong salita oh. Huli na yan ah. Giit ko bago tumayo mula sa kama at naglakad na palabas ng apartment. Narinig ko naman ang pagtawa ng kaibigan ko bago ako makalabas. Pagdating sa rooftop ay napansin ko na walang ibang tao doon, maliban kay Nico na nakadungaw sa railings. Nico, mahina at medyo kinakabahan na pagtawag ko sa kanya. Lumingon naman siya sa akin bago umiti. Pasensya na kung inabala pa kita ah. Mukhang magpapahinga ka na ata, anya nang makalapit ako sa kanya. Dumungaw din ako sa railings. Okay lang, sagot ko habang pinanonood ang maliwanag ng mga ilaw na nagmumula sa iba't ibang malalaking gusali. Gusto lang talaga kitang makausap. Pasensya ka na kung bigla na lang kitang hinalikan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kanina eh, pero para akong naaakit sa labi mo. Anya na siyang ikinagulat ko. Okay lang, pero hindi na dapat maulit pa yon, mahinang sagot ko. Bakit? Tanong niya, kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Seryoso ang mukha niya na titig na titig pa sa akin. Kasi hindi tama, patanong na sagot ko. Ex-boyfriend ko ang kapatid mo at parang hindi maganda na humigit pa sa magiging magkaibigan ng meron tayo. Isa pa, masyadong mabilis at baka hindi rin kasi maganda ang iisipin ng ibang tao, paliwanag ko pa. Ano namang pakialam ng ibang tao sa buhay natin? They can talk and gossip about us for all I care. Tsaka ano naman ang mali kung magiging tayo, saad niya. Hindi ako agad nakasagot, may punto naman kasi siya. Ilang buwan pa lang kasi simula nung mawala si Rico. Pasensya na, pero hindi ko pa kasi kaya na pumasok sa panibagong relasyon. Wika ko at bahagya pang napayuko. Okay lang, anya. Kaya nag-angat ako ng tingin sa kanya. Binigyan naman niya ako ng naniniguradong ngiti. Bibigyan kita ng sapat na oras at panahon. Naiintindihan ko naman ang point mo. Sa totoo lang, noong kayo pa ni Rico ay attracted na ako sa'yo. Hindi ko lang sinabi kasi nirerespeto ko kayong dalawa ng kapatid ko. But I'll take my chances now. Mabuting tao si Rico. Alam ko na kung sakaling tayo magkakatuluyan ay magiging masaya siya para sa atin, paliwanag pa niya. Pilit na lang akong umiti dahil sa narinig, at pagkatapos ng gabing yon ay tuluyan ng nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Mula sa pagiging magaspang ang ugali, naging sobrang sweet at maalalahanin siya. Mabilis naman na lumipas ang araw at mga linggo. Aaminin ko na mas nahuhulog na ang loob ko sa kanya dahil sa lahat ng magagandang bagay na ipinapakita niya sa akin ngayon. Yun totoo, kayo na ba? Panguusisa sa amin ni Leslie isang gabi pagkalabas ko sa kwarto ko. Si Nico ay nakaupo sa sofa sa apartment namin at hinihintay ako. Inaya niya kasi ako na mag-dinner sa Marina, isa sa mga tourist spots dito sa Dubai na magandang pasyalan lalo na kapag gabi. Hindi pa nga eh, hindi pa kasi ako sinasagot, pero willing naman ako maghintay. May halong lambing na sagot ni Nico nang tumayo siya. Pinamulahan naman ako ng mukha dahil sa narinig. Enjoy your date, nakangiting sabi naman ni Tom na umakbay pa sa kasintahang si Leslie. Pagkatapos nun ay naglakad na kami ni Nico palabas ng apartment. Dumiretso kami sa parking lot at umalis na. Tahimik lang ako habang nasa biyahe. Ramdam ko naman na minsan ay tumitingin siya sa akin habang nagmamaneho. Ang tahimik mo, may nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? Hindi ka ba komportable na kasama ko? Anya, kaya mabilis akong umiling. Hindi naman, Nico. Medyo nahihiya lang ako sa'yo. Hindi ko rin alam kung bakit, sagot ko na ikinatuwa niya. Hindi ka na dapat nahihiya sa akin. Dapat nga masanay ka na sa presensya ko. Kasi baka ako nang makasama mo habang buhay. Banat naman niya, kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. Mag-e-expire na next week ang visa mo, no? Pag-iiba ko ng usapan. Tipid naman siyang ngumiti bago tumango. Ang bilis nga ng araw eh. Hindi ako sigurado kung pwede ba akong kumuha ulit agad ng visa pagkatapos.
Sana mapayagan para mas matagal pa kitang makasama rito. Puno ng lambing na sagot niya. Pagkatapos ng 2 taong kontrata mo rito at pagka-uwi mo sa Pilipinas, may balak ka pa bang bumalik dito? Tanong niya. Hindi ko pa alam eh kung saan may mas magandang offer dun ako. Sagot ko naman. Pwede ka namang mag-apply sa akin. Tatapatan kong sahod mo rito. Anya kaya bahagi akong napanguso. Sa Santiago Hardware? Anong trabaho naman? Tanong ko kaya napangisi siya. Hindi. Mag-apply ka na full-time housewife ko. Hindi na kailangan ng interview. Tanggap ka na agad. Malaki ang sahod monthly. With complete benefits pa. Tapos, bonus pa yung unlimited na halik at yakap sa akin. Sagot niya kaya malakas akong natawa. Puro ka talaga kalokohan. Natatawang sagot ko kunwari. Kahit na ang totoo ay sobra akong kinikilig. Ayaw mo? Madali lang naman ang trabaho. Mahalin mo lang ako. Ako nang bahala sa lahat. Ako ang magtatrabaho para sa atin. Ako na rin sa lahat ng gawaing bahay. Dagdag pa niya kaya mas dumoble ang kilig na nararamdaman ko. Ewan ko sa'yo? Sagot ko na lang habang natatawa pa rin. Hanggang sa nakarating kami sa marina na hindi naaalis ang ngiti sa akin. Paulit-ulit kasing bumabalik sa likod ng alaala ko ang mga sinabi niya. Grabe, sino mag-aakala na parang kailan lang ay hindi magandang trato niya sa akin at puro masasakit na mga salitang natatanggap ko mula sa kanya. Ngayon naman ay sobrang kilig ang pinadarama niya sa akin. Pero ang kilig na nararamdaman ko ay agad na nawala nang maalala ko na naman si Rico. Totoo kaya na magiging masaya siya kapag naging kami ni Nico? Hindi ko alam. Sa totoo lang ay tuluyan na akong nahulog kay Nico. Pero parang may pumipigil sa akin na pumasok sa relasyon kasama siya. Lalo na kapag naiisip ko si Rico. Kahit pa kasi okay ng lahat, may parte pa rin sa akin ang nalulungkot sa ideya na hindi ko nabigyan ng 2nd pagkakataon si Rico. Nalula ako nang malaman na nag-rent pala ng private yacht si Nico para lang sa dinner namin. Tuwang-tuwa naman ako kasi ang ganda ng view habang kumakain kami. Ang laki yata masyado ng ginastos mo rito. Mahina at medyo nahihiyang sabi ko. I just want you to experience what you deserve. Malambing niya sagot niya tapos ay matamis pang ngumiti. At saka huwag mong isipin ang gastos. Medyo seloso ako. Kaya sana ako lang isipin mo habang magkasama tayo. Dagdag pa niya. Nag-iwas naman ako ng tingin kasi hindi ko gusto na makita niyang namumulang mukha ko. Kailan ba kasi ako masasanay sa ganitong mga banat niya? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na kumakain. Pagkatapos nga ay may pa-fireworks display pa sa marina kahit hindi naman New Year. Pero sobrang saya ko hanggang sa matapos na ang gabi. Habang nasa kotse naman niya kami at nasa biyahe pa uwi ay hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Pinag-iisipan ko na rin kung okay lang ba nabigyan ko siya ng tsansa at pagkakataon ng sarili na pumasok sa relasyon kasama siya? Nico, wika ko nang nasa harap na kami ng pinto ng apartment namin. Eh, hindi ko alam pero ang tagal ko na itong pinag-iisipan. Kinakabahang wika ko. Naisip ko lang kasi na pagkatapos ng lahat ng mga masasakit na nangyari ay gusto ko ring bigyan ng pagkakataon ng sarili ko na sumaya. Nakita ko na napangiti siya dahil sa sinabi ko. Sinasagot mo na ako? Tanong niya. Kinagat kong ibabang labi ko bago tumango. Akala ko, matatapos ang bakasyon ko rito na hindi nagagawa ang plano ko. Wika niya. Biglang nawala ang emosyon sa kanya. Tapos ay tinaasan ako ng isang kilay. Kaya nakaramdam ako ng kaba. Anong ibig mo sabihin? May halong takot, natanong ko. Everything was just a show for you, Lana. Ang galing kong umarte, no? Anya, at mayabang pangumisi. Sa tingin mo ba, gugustuhin ko talagang makasama habang buhay ang taong pumatay sa kapatid ko? Masyado kang pademure, kaya tumagal na ang plano ko. Pinlano ko na pahulugin ka sa akin. Tapos ay bibitawan ka rin sa huli, gaya ng ginawa mo kay Rico. So, how does it feel to have a taste of your own medicine? Huh? Dagdag pa niya, kaya literal na nalaglag ang pangako. What? Sabay kaming napalingon kay Leslie nang itanong yon na may halong galit. Well, masaya naman palang makipaglaro sa'yo.
Imagine, kailangan ko pa palang gumastos ng malaki para lang sagutin mo ko. Mukha ka talagang pera, Lana. Madiing sagot pa niya. Agad na may namuong luha sa mga mata ko dahil sa narinig. Sira ulo ka ba? Galit na sigaw naman ni Leslie. Hoy, hindi kasalanan ng kaibigan ko na namatay ang manliloko mong kapatid. Dagdag pa niya, tapos ay itinulak si Nico. Leslie, ayan mo na. Nangihinang wika ko tapos ay pilit pang ngumiti kay Nico. Kahit na laro lang para sa iyong lahat, salamat pa rin kasi kahit na papano, napasaya mo pa rin ako. Mababang boses at lumuluhang wika ko. Sana naging masaya ka sa ginawa mo. Dagdag ko pa bago naglakad papasok sa apartment. Kung kailan akala ko'y maayos ng lahat. Kung kailan ako nagkaroon ng lakas ng loob na muling bigyan ng pagkakataon ng sarili ko na maging masaya. Saka ko malalaman na laro lang pala sa kanya ang lahat para gumanti sa akin. Wala na ba talaga akong karapatang sumaya dahil wala na si Rico? Kailan ba matatahimik ang isip at konsensya ko? Kapag ba nawala na rin ako, magiging maayos na bang lahat? Hindi ako matigil sa pag-iyak ng gabing yon habang nagkukulong sa kwarto ko. Napalingon pa ako sa wall clock at nakita ko na alas 3 na ng madaling araw. Hindi rin ako pumasok sa trabaho ng sumunod na araw at ng sumunod pa. Pakiramdam ko ay bumalik ako ulit sa simula. Gusto ko lang mapag-isa at ilang araw na akong hindi kumakain. Nabubuksan naman ni Leslie ang pinto ng kwarto ko gamit ang spare key niya at pinagdadala niya ako ng pagkain. Pero hindi ko ginagalaw ang kahit na anong dala niya. Tatlong araw na akong nakahiga lang sa kama na parabang baldado. Minsan ay tulala at madalas ay umiiyak. Bakla, sobra na akong nag-aalala sa'yo. Alam ko na masakit pero kailangan mo naman kasing kumain. Wala namang mangyayari kung patuloy mong parurusahan ng sarili mo sa kasalanang di mo naman ginawa. Nag-aalala lang saad ni Leslie. Tapos ay umupo sa kama na hinihigaan ko. Wala na ba talaga akong karapatan na maging masaya? Mahina at malungkot ko na tanong sa kaibigan ko. Puro sakit at hirap na lang ba talagang mararanasan ko? Dagdag ko pa. Pagkasabi nun ay namuuna naman ang mga luha sa mga mata ko. Gusto ko lang naman na maging maayos ang lahat. Pero bakit kailangan na paulit-ulit lang akong masaktan? Dagdag ko pa. Tapos ay hindi ko na napigilan ng paghikbi. Andito lang ako sa tabi mo, kami ng pamilya mo. Talikuran ka man ng lahat, maging ang mundo. Kami mismo nga harap sa'yo. Okay lang naman na umiyak at masaktan eh. Pero alagaan mo pa rin ang sarili mo. Naiiyak na rin ang saad ng kaibigan ko. Kapag ba, wala na ako, magiging maayos na bang lahat? Malungkot na tanong ko pa. Bakla, wag ka namang magsalita ng ganyan. Tinatakot mo ko eh. Umiiyak na wika ni Leslie, tapos ay niyakap pa niya ako. Mapait na lang akong napangiti dahil doon. Hindi na ulit ako nagsalita at hindi ko alam kung gaano niya ako katagal niyakap. Tahimik lang siya sa tabi ko. Alam ko na hindi niya ako gustong iwan kasi iniisip niya na baka may gawin akong hindi maganda. Nang makatulog si Leslie sa tabi ko ay nagpa siya akong tumayo at magpunta sa rooftop. Hindi dahil sa gusto kong magpakamatay o ano, pero gusto kong magpahangin. Sa totoo lang ay tama naman kasing sinabi ni Leslie. Walang mangyayari kung pababayaan kong sarili ko. Ngayong gabi ay pilit kong ilalabas ang lahat ng sakit at bukas ay bala ko nang magpatuloy na ulit sa buhay. Kahit na nasasaktan pa rin ako. Nang nasa rooftop na ay dumungaw ako sa railings. Tapos ay tumingin sa kalangitan na puno ng makikislap na mga bituin. Kamusta ka na, Rico? Tanong ko sa hangin. Kinakausap ko si Rico kahit na alam kong hindi naman siya sasagot. Alam mo, ang dami kong gustong itanong sa'yo eh. Mga tanong na alam kong hindi na mabibigyan ng kasagutan pa. Kasi wala ka na. Pero kahit na gano'ng kasakit at kahirap ang mga sitwasyon na binigay at iniwan mo sa akin dito, hinihiling ko pa rin na sana masaya ka kung nasan ka man. Pinapatawad na kita, Rico. Kaya sana, mapatawad mo rin ako
Sana rin ay tulungan mo ko na mapatawad ang sarili ko. Mahabang saad ko pa habang umiiyak. Ako rin. Nagulat ako nang marinig ang umiiyak na boses, Iniko. Napalingon pa ako sa kanya at nakita ko na nakaluhod siya sa malamig na lapag. Nasa may bandang likod naman niya si Leslie na umiiyak habang nakatakip ang kamay sa bibig. Ako rin, Lana. Sana mapatawad mo ko. Umiiyak na wika ulit ni Nico. Hindi naman ako sumagot. Nanatili lang akong tahimik na umiiyak at nakatingin sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko rin alam kung kaya ko pa bang maniwala sa mga salitang manggagaling sa kanya. Sinabi na sa akin ni Leslie ang lahat. Ang rason kung bakit ka nakipaghiwalay kay Rico. Ang tagal kong naging tangat bulag sa paliwanag. Umabot pa ako sa punto na nakaya kong gawin ang mga hindi dapat. At sa huli, nadagdagan lang ang mga kasalanan ko sa'yo. Nasaktan lang kita ng sobra. Nakayo kong wika niya. Hindi ko sukat akalain na makakaya kang lokohin ni Rico kasi nakita ko yung pagmamahal na ipinakita niya sa'yo. Sira ulo kaming magkapatid, di ba? Kasi parehas ka namin nasaktan. Wika ulit niya. Lana, totoo na nahulog na ako sa'yo. Pinigilan ko lang ang nararamdaman ko kasi akala ko mali. Lana, isa pang pagkakataon. Please, itatama kong lahat. Babawi ako. I promise, I'll be good. Just give me another chance, please. Anya, tapos ay humagulgol pa. Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala sa'yo. Mahinang sagot ko naman. Seryoso kong nakatitig lang sa kanya habang ang mga luhay wala pa rin hinto sa pagbuhos. Kahit na alam mo na ang dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya, hindi na nun mababago ang katotohanan na ilang beses mo na akong sinaktan. Salamat sa paghingi mo ng tawad. At sana mapatawad mo rin ako. Pero siguro, hanggang dito na lang to, Nico. Gusto kong magsimula ulit at maging masaya. At sa tingin ko, hindi ko magagawa yun ang kasama kita. Aminin man kasi natin at hindi. Alam nating pareho na kapag nakikita natin ang isa't isa, si Rico pa rin ang maaalala natin at ang mga nangyari. Kaya sana, itigil na natin ang lahat dito. Mahabang dagdag ko pa, nakita ko kung paano siya tumangutango habang nakaluhod pa rin at umiiyak. Sa totoo lang ay nababasag ang puso ko na makita siyang ganito. Pero alam ko rin na mas makakabuti sa aming pareho ang pasya ko. Naiintindihan ko. Halos pabulong na sagot niya. Masakit. Mahirap pero naiintindihan ko. Dagdag pa niya. Bago nag-angat ang tingin sa akin at malungkot na ngumiti. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa ulit na nasumubo kasama ko. Hindi ko alam kung darating pa ba ang araw na yun. Gayong sobra na kitang saktan. Pero hindi bali na kung gaano pa katagal. Maghihintay pa rin ako kahit na walang kasiguraduhan. Hihintayin kita, Lana. Anya, at muling napahagulgol. Kinagat ko naman ang ibabang labi ko at pinigilan ang sarili na lumapit sa kanya para mayakap siya. Tinatagan ko ang loob ko na maglakad pa alis sa rooftop at iniwan siya ron. Sobrang sakit at hirap sa akin ito. Parang isang matalim na punyal na paulit-ulit sumasaksak sa puso ko. Lumipas ang mga araw na hindi na muling nagpakita pa si Nico. Pero lagi naman siyang nagpapadala ng mensahe sa akin. Mga simpleng mensahe lang na pinapaalala sa akin na kumain ako sa tamang oras. Hindi naman ako nag-aabala pa na mag-reply. Ang huling mensahe niya sa akin ay ngayong araw. Isang mahabang mensahe yon. 5 PM ang flight ko ngayon pabalik sa Pinas. Gustong gusto kitang makita at mayakap bago ako umalis pero alam ko na hindi ka pa handa na makaharap ako. Mag-ingat ka lagi dito, Lana. Alagaan mo sarili mo. Huwag mo kalimutan na kumain sa tamang oras. Pipilitin ko na makabalik agad dito para makita ka. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero mahal kita. Iyan ang laman ng mensahe niya. At kaninang alas 8 ng umaga ko pa yan paulit-ulit na binabasa.
Hindi mo talaga siya pupuntahan? Napalingon ako kay Leslie nang itanong sa akin yon. Alam mo, sobra akong naiinis at nagagalit dahil sa kalokohan niya. Pero nakita ko naman na sincere yung tao. Hindi sa pinapangunahan kita sa desisyon mo ha. Pero kahit naman kasi hindi mo aminin, alam ko na nahulog ka na rin sa kanya. Dagdag pa niya. Hindi ko alam bakla. Mahinang sagot ko. Normal lang naman na matakot pagkatapos mong masaktan ng todo. Pero ano na lang ang mangyayari sa'yo kung patuloy ka nilang matatakot? Tandaan mo nakaakibat ng pagmamahal ang mga maling desisyon at sakit. Pero huwag mo sanang ipagkait sa sarili mong sumaya ulit. Dagdag pa niya. Para akong nagising sa katotohanan dahil sa narinig ko mula kay Leslie. Mabilis pa akong napatayo mula sa pagkakaupo, kaya napangiti siya. Go na girl! Masayang sigaw pa niya kaya napangiti ako at agad na tumango. Nagsuot lang ako ng sapatos tapos ay patakbo ng lumabas sa apartment para puntahan si Nico sa airport. Hoy gaga, saan ka pupunta? Narinig kong tanong ni Leslie nang nasa harap na ako ng elevator. Pupuntahan ko si Nico sa airport. Sigaw ko naman kaya napangiwi siya. Lokolokang to, alas 5 pang flight niya. Sigaw naman niya pabalik tapos ay naglakad palabas ng apartment. Tapos ay dumiretso siya sa harap ng pinto ng apartment ni Nico at kumatok doon. Nagulat naman ako nang biglang nagbukas ang pinto at sumilip doon si Nico. Papunta ng airport si Lana para sundan ka. Akala ata, nandun ka na. Wika niya kaya napangiwi ako. Minsan tuloy napapaisip ako kung tamang desisyon ba na kaibiganin ng isang to. Nagkatingin na naman kami ni Nico dahil sa sinabi ni Leslie. Kinakabahan man ay marahan akong naglakad palapit sa kanya. Oh, babalik na ako sa loob ah. May oras pa kayo para magtsuktak chenis kung gusto nyo. Babush! Anya, kaya napangiwi na naman ako. Kamin. Mahina at kinakabahang wika ni Nico nang nasa harap na ako ng pintuan niya. Pilit naman ako ngumiti bago pumasok sa loob. Drinks? Coffee? Water? Juice? Kinakabahan pa rin na tanong niya. Hindi na. Gusto lang talaga kitang makausap bago ka umalis. Wika ko naman. Umupo naman siya sa bakanting sofa nang sabihin ko yon. Nico, alam ko na pareho tayong nagkasakitan. Pero gusto ko pa rin bigyan ng pagkakataon ng sarili ko na sumaya. Yun nga lang, parang mali ang timing. Paninimula ko. Ngumiti naman siya sa akin bago tumango. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap pero gusto ko sana nabigyan natin ng sapat na panahon ng mga sarili natin na makapag-isip sa kung ano ba talagang mga gusto natin. Sabi ko pa. I don't understand. Nakakunot ang noo na wika niya. Naniniwala ko na kayang gamutin at paghilumin ng oras ang lahat ng klase ng sugat. Sabi ko. Pag-uwi ko sa Pilipinas, ikaw ang unang tao na gusto kong makita. Pero habang magkalayo tayo, tulungan muna natin ang mga sarili natin na makabangon at tuluyang makawala sa sakit para kapag nagkita na tayo ulit, makakaya na nating mahalin ang isa't isa na walang ibang iniisip kung hindi tayong dalawa lang. Paliwanag ko. Ngumiti naman siya at tumangutango na parabang naiintindihan na niya ang gusto kong sabihin. Maghihintay ako. Agad na sagot niya. Tapos ay masaya pang ngumiti sa akin. Tinapos namin ang pag-uusap na yon na niyakap namin ng mahigpit ang isa't isa. Mahigit isang taon pa bago kami magkita ulit. Siguro naman ay sapat na ang panahon na yon para maghilom ang lahat ng sugat. Hindi ako sigurado kung hihintayin niya ba ako ng ganoon katagal. Pero kahit na anong mangyari, alam ko na pagkatapos nito ay tuluyan na talagang magiging maayos ang lahat. Hi! Mahina at nahihiyang bati ko nang makita si Nico na pumasok sa isang kilalang coffee shop dito sa BGC. Isang taon at 2 ang lumipas mula nang huli kaming magkita. Pero kahit na ganun ay lagi naman kaming nagkakausap online. Hi! Bati niya na nakangiti. Kinagat pa niyang ibabang labi na parabang sobrang saya na makita ulit ako. Pagka-uwi ko mula sa Dubai ay siya ang unang tao na pumasok sa isip ko. At sa dami ng mga kaibigan ko, bukod pa sa pamilya ko ay sa kanya ako unang nakipagkita. You're staying here for good, right? Tanong niya pagkaupo sa silya na nasa harap ko. Nitong mga nakaraang buwan ay gustong gusto niya akong pasyalan ulit sa Dubai.
Pero pinipigilan ko siya at lagi kong sinasabi na mag-focus muna siya sa negosyo niya. At totoo nga na, hinihilom at ginagamot ng oras ang lahat ng klase ng sugat at sakit. Ngayon kasi ay wala na akong bigat na nararamdaman. Kahit pa naaalala ko ang mga nangyari, halos 2 taon na ang nakakalipas. Kung saan may magandang opportunity, dun ako. Sagot ko. Kagaya ng sagot na sinabi ko sa kanya noon sa marina. Sa pagkakatanda ko kasi, may offer ka sa akin? Available pa bang position? Tanong ko pa. Ang tinutukoy ko ay ang maging full-time housewife niya. Nakita ko na bahagya siyang natigilan sa sinabi ko. Kinagat muli niyang ibabang labi para pigilan ang multo ng ngiti na sumilay doon. Available pa naman, pero may isang kondisyon. Anya na kinakunot ng noo ko. You have to marry me as soon as possible. Dagdag pa niya na tila ba desidido na talaga siya na hindi na ako pakawalan. Hindi maalis ang ngiti sa akin nang tumango ako. Sobrang saya at gaan ang pakiramdam. At sa puntong to ay sigurado na ako na maayos ng lahat. Sa pagkakataong to ay pipiliin ko naman kung saan ako sasaya. Kung saan kami sasaya. Nang mga sumunod na araw ay lagi kaming magkasama ni Nico. Hinarap na rin niya ang pamilya ko at sinabi ang balak naming pagpapakasal. Mabilis din na kumalat ang balita sa mga malalapit na tao sa amin. May ilang nagulat at may ilang may side comments dahil nga alam nila na ex ko si Rico. Pero hindi na namin pinansin pa. Basta ang gusto lang namin maging masaya. Kamusta ka na, Rico? Nakangiting tanong ko habang pareho kaming nakaupo ni Nico sa damuhan at sa harap ng puntod ni Rico. Nagsindi pa ng kandila si Nico para sa kapatid. Nang matapos ay agad siyang umakbay sa akin. Ang tagal kitang hindi napasyalan dito pero kahit na minsan hindi ka nawala sa mga panalangin ko. Wika ko pa habang nakangiti. We're getting married, bro. Wika agad ni Nico. Biglang umihip ang malakas na hangin doon. Kaya sabay kaming natawa. Galit ka ba? Mukhang ayaw mo ah. Pagbibiru pa niya. Rico, sa totoo lang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nahahanapan ang kasagutan ng mga tanong ko sa'yo. Hindi ko mahanap ang rason kung bakit. Kung bakit nagawa mo akong lokohin. Pero hindi na mahalaga yon. Ang iniisip ko na lang ngayon ay may rason kung bakit kailangan mangyari ang mga bagay-bagay. Masaya na ako ngayon, Rico. Sobrang saya. Kaya sana kung nasan ka man ngayon ay masaya ka rin. At sana masaya ka para sa amin ng kuya mo. Puno ng sinseridad na wika ko. Hindi ko rin alam kung paano mo nagawang saktan at lokohin sila na, bro. Pero alam ko na totoong minahal mo siya. Kung nasan ka man ngayon ay alam kong nagsisisi ka sa ginawa mo. Kasi wala kang ibang gusto kung hindi ang mapasaya at maprotektahan mo sila na. Pero hayaan mo na akong gumawa sa mga bagay na yon. Mamahalin at poprotektahan ko siya. Saad naman ni Nico na siyang nagpangiti sa akin. Muling umihip ang hangin ang sabihin ni Nico yon. Pero hindi kagaya kanina na malakas. Ngayon ay ang sarap nun sa pakiramdam. Yung para bang may yumayakap sa amin. Noong maghiwalay tayo, hindi ko inakala na gugustuhin ko pa na muling pumasok sa isang relasyon. Kasi sa totoo lang, natatakot na akong masaktan sa parehong dahilan. Pero gusto ko rin sumaya at nagpasya ko na ipagkatiwala ang puso ko sa kuya mo. Emosyonal na wika ko. Rico, kapag pinaiyak niya ako, multuhin mo siya ha? Dagdag ko pa kaya mahinang natawa si Nico. Hinding-hindi ko nagagawin yun. Masyado na akong maraming nagawang kasalanan sa kanya at hindi ko na yun kayang dagdagan pa. Saad naman ni Nico. Sa totoo lang bro, gusto ko tang sapakin eh. Dahil nga niloko mo siya. Kaya hintayin mo ako dyan sa langit kasi malalagot ka talaga sa akin. Alam ko na matagal pa. Pero darating din ang araw na magkakasama ulit tayong lahat. Pero humanap ka na ng iba dyan ha. Kasi kahit pa sa langit at sa mga susunod pa nating buhay, sa akin na sila na. Mahabang dagdag pa niya, kaya ako naman ngayon ang natawa. Isinandal ko ang ulo sa kaliwang balikat ni Nico habang siya naman ay nakaakbay sa akin. Pareho kaming nakangiti habang nakatitig sa puntod ni Rico. Sa dinami-rami ng mga masasakit at mahihirap na pinagdaanan ko, ay binigyan pa rin ako ng magandang biyaya ng langit. Iyon ay ang makilalang magkapatid na sina Nico at Rico. Sobrang daming aral ang natutunan ko dahil sa kanilang dalawa. Una, kailangan ay patawarin. Pangalawa, walang maidudulot na mabuti ang pagganti sa mga taong nanakit sa'yo.
Sa huli kasi ay ikaw at ikaw lang din ang masasaktan. At ang panghuli ay huwag kang matakot na piliin ang sarili mong kaligayahan. Huwag mong iisipin ang sasabihin ng iba. Basta masaya ka at walang inaapakang ibang tao ay ituloy mo lang. Sa totoo lang ay marami pa akong natutunan at nakuhang aral sa mga nangyari. At sana kayo rin ay may napulot na aral sa kwentong to. Ako nga pala ulit si Lana Ramirez. At ito ang kwentong buhay at pag-ibig ko. Wakas.